And now, we will talk about my realization. Welcome back again to my video. It's me again, Bonnie T. And now, we will talk about my realization. Ngayong first year college, guys, thank God. I am second year. And i-share ko sa inyo to para dun sa mga magka-college na. So, napakabilis ng panahon kasi nung nakaraan, ang sinishare ko lang sa inyo is my scholarship. So, ngayon, I have here the list of my 8 realization and this is based on my experience. Hindi rin ako nag-search sa Google para makarelate yung ibang student sa akin. So, hindi ko na guys i-explain sa inyo kung ibig sabihin ng realization kasi ay nung naman na halos lahat alam yung meaning ng realization. Ang unang nakalista dito is the value of relationship. Kapag sinabing relationship, hindi lang to about sa couple, pwede siyang sa family, friends, o yung mga taong nakakasama mo sa araw-araw. So, bakit ko sinabi yung value of relationship? Kasi sa college guys, iba-iba na yung mga taong makakasama mo dito. Hindi na siya katulad ng high school and elementary na makakasing edad lang natin yung mga kasama natin or mas bata sa atin. Sa college kasi, pinaka parang purpose mo dito is makasurvive at makakuha ng mataas na grade. So, sinasabi nila na hindi daw mahalaga yung grade. Pero for me, mahalaga guys yung grade. Kasi, sa tagal kong sumasali sa school, sa mga activities sa school, yung mga extracurricular contest na sinalihan ko, nakatulong siya sa akin para makapasok ng scholarship. And kung hindi mo afford yung tuition fee sa college, so sobrang halaga ng grade. So hindi mo pwedeng sabihin na grade does not matter kasi kapag wala kang pera, mahirap talaga makapag-aral. So parang alay ng sinabi ko, pero yun nga, yung value of relationship, makakatulong sa'yo yan to improve your study kasi andyan sa college yung dapat may matatanungan ka. Hindi ko naman sinasabi sa inyo dito na magkaroon kayo talaga ng literal na circle of friends, yung maraming kaibigan, kahit isa o dalawa lang na makakatulong sa'yo to improve your study. Isurround mo yung sarili mo sa mga positive person kasi kapag ganun yung kasama mo hanggang fourth year college mo o bago ka graduate, makakatulong pa rin yan sa'yo kasi sila yung mga motivated na tao at alam na nila yung goal nila. Actually, kasi ako, medyo mapili ako sa kaibigan. Ang gusto kong kaibigan is yung talagang may pangarap, yung may goal, yung mahilig mag-aral, o yung tahimik lang. Ganun kasi yung mga tipo ng tao na gusto ko kasi introvert din ako. As in, hindi nyo lang mahalata dito sa YouTube kasi talagang the way na magsalita ako, parang napaka-confident ko. Pero pag dating sa personal, hindi mo mahahalata na parang, yan ba yung vlogger? Parang ganun kasi talagang pag inausap mo ako, hindi ko alam yung sasabihin ko, guys. Ganun ako. Kaya, guys, remember na mahalaga na magkaroon ka ng maayos na kaibigan ngayong college. Pangalawa, guys, is time management. So, sabi ng iba, hindi daw lahat effective yung time management. And wala naman tayong magagawa dun. But for me, mahalaga yung time management. Kasi mas na-organize yung mga ginagawa ko and alam ko kung ano yung mga nagawa ko na at yung mga hindi ko pa nagawa kasi pag hindi nakalista yung mga ginagawa ko, ang dami kong nakakalimutan. Hindi ko masisisi yung iba kung hindi effective sa kanila yung time management kasi we are not all same, lalo na dun sa mga working student. So, hindi ako working student, guys. Sa bahay lang ako. At nag-aaral lang. Nakafocus lang ako sa scholarship ko. Ang ginagawa ko lang, medyo mabigat din yung ginagawa ko kahit hindi ako working student kasi nag-vlog ako sa Facebook, YouTube, and also I have TikTok. Pangatlo is your communication skill, guys. So, lalo na sa course ko, mahalaga, guys, na magkaroon kami ng communication skill kasi hindi pwedeng mahihiyain sa amin. And iniisip ko rin na, di ba, kapag graduate ka na, tapos hindi ka pa rin marunong makipag-usap, paano na yan? Hindi ka pa rin competent sa sarili mo. Wala pa rin laman yung sinasabi mo. So, guys, mahalaga, guys, na college ka pa lang is dapat mapag-aralan mo na kung paano makipag-usap sa mga taong nakakasalamuha mo. 4, it's okay to ask for help kasi hindi naman lahat ng bagay is alam mo. Kahit na scholar ka pa or first honor ka sa classroom nyo, hindi lahat ng bagay is alam mo. Kaya okay lang na humingi ng tulong. Hindi ko lang alam ha, pero ako kasi minsan sumasagi sa isip ko na
pag nagtanong kaya ako, sasabihin nila na hindi ako matalino. Ganyan. Ganun yung pumapasok sa isip ko. Kaya guys, huwag niyong isipin yung iisipin ng iba kasi hindi kayo mag-i-improve kapag puro hiya lagi yung pinapairal mo. Number 5, join extracurricular. So guys, sinabi ko sa inyo to dati pa na mahalaga guys na sumali kayo sa mga extracurricular contest kasi meron talaga siyang advantage sa inyo, lalo na sa communication or yung mga socialization. Marami kang ma-encounter dito ng mga student na matatalino, may inspire kayo. Number 6 is grow independent. So guys, pagdating sa college, hindi porket may kaibigan ka, is lagi kang tutulungan. 7 is you will meet a lot of people na matured na and immature pa. So ibig sabihin ko dito, may mga kasama na kayo na matanda tapos bata. So hindi naman porket matanda is matured na. So nakakagulat lang kasi may mga classmate ako na may asawa at anak na, tapos may mga bata pa. Marami kayong may encounter. Tapos yung may mga asawa at anak na, sila na yung magiging ate at kuya mo kasi yung iba sa kanila talagang matured na mag-isip. So maganda sila kasama. Number 8 is don't be afraid to take chances. Kapag may mga opportunity na binigay sa'yo guys, grab the opportunity kasi makakatulong sa'yo yan to improve yourself. Parang ano lang yan eh, mga activities sa school. Kapag marami kang sinalihan, mas marami kang malalaman. Ayun lang naman yung mga na-realize ko. And isa pa guys, always remember, sa college, may mga tao pa rin bully. Nababadishing pa rin ako sa school namin. Ayun lang naman, I hope na nagkaroon kayo ng idea about sa school and para dun sa mga magka-college na, good luck guys. And yung mga mag-take ng scholarship kay NU, I hope na makapasa kayo. Kaya nyo yan guys. Yung interview, hindi naman siya sobrang hirap. As long as ipakita mo sa nag-interview sa'yo na confident ka. And dun sa exam naman, ganun din. Essay lang naman siya. I-end ko na rin tong video. I hope na may natutunan kayo. And see you on my next video. Bye-bye!